Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Sa pag-uumpisa ng ating araw, ating hilingin sa Diyos ang lahat ng ating mga personal na intensyon, lalo na ang intensyon para sa ating buong pamilya. Isama natin sa panalangin ang lahat ng mga may sakit, naway patuloy silang biyayaan ng Diyos ng biyaya o grasya ng paggaling, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatory. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kailaki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Upang yaong salay iyong patawarin, sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang poon ay dakila, naman nangaghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Laging walang humpay, samantalang iniintay si Jesus na pong mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga pong muli sa lahat. Ang tema ng ating ebanghelyo ay vigilance, paghahanda. Vigilance, nakarugtong ng fidelity. Habang ikaw ay naghahanda, ikaw ay nagiging tapat mula umpisa hanggang katapusan. Yun pong unang salita ng Ebanghelyo na maging handa kayo sa Ingles na translation ay gird your loin. Maging handa
na nangangahulugang ang loin o ang damit ay kailangang itali para hindi ka mahirapan sa anumang paghakbang. Ang talinhaga ng pagiging handa na ibinigay ng Diyos ay pagpapakita na tayong lahat na mayroong pananampalataya ay kailangang consistent from day one hanggang sa katapusan ng buhay. Dito po sa huling parte ng Ebanghelyo, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw. Ano pong ibig sabihin ng hating gabi o madaling araw? Hindi ito ang typical na oras na alam natin, kung hindi ito ay estado ng buhay na ang buhay ng tao ay nahahati sa apat. The first, the second, the third, and the fourth watch. Sa English, second and third watch ang ginamit. Ibig sabihin, mula pagkabata hanggang sa young adult, hanggang sa ikaw ay maging old, ay kailangan ng kahandaan. Titingnan ng Diyos kung paanong maging handa ang bawat isa sa oras ng kaniyang pagdating. Alam natin, sa buong maghapon, tayo ay naglalakbay. Sa buong maghapon, ang ating buhay ay nakasalalay kung ano ang idinidikta ng araw na iyon. Magtrabaho, maglinis ng bahay, tumambay, kasama yon. Minsan, mas marami pa yung oras sa pagtambay. Gagamitin mo ang araw na iyon o gagamitin mo ang oras na iyon sa isang kapaki-pakinabang at magtuturo sa iyo paano tumatag sa pananampalataya. Ang vigilance o ang pagbabantay o ang pagiging faithful, katapatan ang hinihingi ni Jesus upang maging tunay na saksi ng kaniyang pag-ibig at awa. Napakahirap maging consistent. Napakahirap maging vigilant because it requires energy and fidelity. It requires totality of yourself. Dahil ang tunay na nagbabantay, ang tunay na naghihintay, ay buo ang kalooban at kaisipan. Walang nahahating atensyon kung hindi titingnan kung papaanong ang kaniyang puso ay bukas sa paghihintay sa pagdating ng Diyos. Huwag po sanang mawala. Huwag sanang maabala ng mga mundong sitwasyon ang ating paghihintay sa Diyos. Huwag sanang maalis sa ating kaisipan na tayo ay dapat maging consistent o tuloy-tuloy ang paghihintay sa pagdating ng Diyos. Dahil hindi nga natin alam kung ito ay hating gabi o madaling araw ang kaniyang pagdating. Huwag ninyong hayaang kayo ay magkaroon ng pangako pagkatapos na ang pangakong iyan ay kayo rin ang hindi susunod. Kapag nagbitaw tayo ng salita para sa Diyos, susundin natin ang ating salita dahil ang Diyos ay palaging tumutupad sa kaniyang salita.
Huwag nating hahayaang emosyon ang mamamayani sa promesa o promise na gagawin mo. Kapag sinabi mong simula ngayon, ako ay magsisimba na. Kapag nangako ka sa Diyos na ikaw ay makikiugnay sa Kanya sa araw-araw, tutuparin mo dahil ito ang sandigan ng kalinisan ng puso mo. Sinabi mong magsisimba ka na, kinabukasan, umulan, tinamad ka na, kasi mababasa ang paa mo. Simpleng bagay, pero hindi natin nakikita. Pero ang salita ng tao ay titingnan ng Diyos kung tapat ang puso mo sa salitang binibitawad mo. Pagmahal mo, gagawin mo dahil mahal mo. Hindi dahil komportable ka lang, at kapag hindi na komportable sa buhay, bibitaw na sa salitang iyong binitawan. Hindi natin alam kung kailan at anong oras darating ang Diyos. Hayaan nating tayo ay mga aliping handa at girding our loins na palaging nakabantay at palaging naghihintay sa pagdating ng Diyos. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Isasama niya tayo, padudulugin niya tayo sa hapag ng kaniyang biyaya at maglilingkod tayo hanggang sa kabilang buhay, hanggang sa kaniyang kaharian. Ito ang iniyahanda sa atin ng Diyos. Pinatitikim tayo ng tunay na biyayang makakamtan natin hanggang langit. Sana sa ating pagtsatsaga, inaantok ka man, tinatamad ka man, paglalabanan mo ang lahat ng ito dahil nangako tayo sa Diyos na tutupad sa ating salita. Umpisahan po natin ngayon dahil mararamdaman mo na habang tinutupad mo ang pangako mo sa Diyos, ang biyaya naman niya ang papalit, nag-uumapaw sa ating puso. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Tungin si Kristo sa anumang oras, ipanalangin natin ang ating mga kapwa na may pananalig. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya ng may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matuto nawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo.
Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Iyong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan makababalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tingnan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kaniyang pagdating. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sayo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang ating poong Nazareno. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis na rapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ating mga All Source Envelope. Sa mga nagdanais, maaari kang kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Nakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.